malawak ang naging preconditions sa pre-boom kung saan tumabo ang paggamit ng modernismo sa panulat. Mayahanay sa tatlo ang tagapamahalang kapangyarihan sa Latin America noong yugtong umuusbong ang modernismo. Una, ang monarkiyang Espanya-Portugal. Ang gampanin ng Latin America, gaya ng Pilipinas, ay gumawa ng kita para sa mga mananakop sa pamamagitan ng buwis sa kanilang produksyon. Pangalawa, simbahan. Katulad sa Pilipinas at bunga ng dinalang paniniwala ng Espanya, hawak din noon ang simbahan ang malaking bahagi ng buhay ng mga mamamayan. Hanggang sa magkaroon ng awa para makasulot ang mga liberal na pilosopiya, bunsod ng kaliwanagan noon o enlightenment sa uling bahagi ng ika-18 siglo. Pangatlo, patriarka. Lalaki ang nananayig sa lipunan, bunsod na rin ng mga estrukturang nagpapahintulot dito, katulad ng simbahan, paaralan, at mismong ang monarkiyang Espanya at Portugal. Pangunahin sa nagtulak ng kalayaan ng Latin America, mula sa kapangyarihang ito, ang panghihina ng mga kolonyal na Persa sa Amerika Latina, dahil sa lokal na pakikibaka ng mga mamamayan. Salit din ng paghina mismo ng Espanya mula sa kanilang sariling bakuran dahil sa tunggalian ng monarkiya at ng gitnang uring intelihensya. Kabahagi ito ng pandaigdigang pag-usbong ng sinisismo sa mga paniniwalang pinamamandila ng simbahan at ng monarkiya sa loob ng 100 taon. Precursor nito ang Cadiz Constitution noong 1812. Ito ang pinakaunang konstitusyon ng Espanya at isa sa nagpasimula sa buong mundo. Ito'y pagsisikap na ilipat mula sa absolutong monarkiya ang pamahala sa bansa tungong republika. Bagkus, labis na transformasyon sa itsura ng politika, ekonomiya at kultura sa bansa maging sa mga ekstensyon nitong kolonya. Dahil sa kabi-kabilang mga reforma at paggabigo ng Espanya sa usaping politika, hindi lamang sa loob ng bansa, hindi maging sa mga kolonya nito, umarap noon sa dagok ng krisis pang ekonomiya ang bansa, paghina ng mga Persang mangongolonya at paglakas ng lokal na pag-aalsa. Parehong sitwasyon ang masisipat sa kasaysayan ng pananakop ng Portugal sa Latin America. Dahil hindi pangunahin ng bansang Brazil, pinaubaya sa lokal na nagaharing uri dahil wala pang lubos na kalaman sa yaman ng bansa. Pagkaman mayroong pag-alsa, relatibong mas mapayapa ito kumpara sa mga rebolusyong umusbong sa mga karating bansa nito. Bawa nito ang pagdedeklara ni Prince Pedro, anak ng hari ng Portugal na natalo sa digmaan kay Napoleon sa kanyang sarili bilang hari ng konstitusyonal na monarkiya roon, tumugon ng pag-organisa ang mga kreyol o mamamayang may magkahalong uri. Ngunit ang kanilang mapayapang asimilasyon ay nagbunga lamang ng patuloy ng pananaig ng hierarkiya na may pananaig ng mga may-ari ng plantasyon at agrikultural na lupain, kung kaya't dekad-dekadang pangayalipin pa ang kinaharap na bansa at pinakahuli sa mga bansa sa buong mundo na nag-ilegalisa ng sistemang alipin. Sinundan nito ng kabi-kabilang pagputok ng rebolusyon sa pumuno ni Simon Bolivar, isa ring kreyol. Sa Venezuela, may laksa-laksa ang eksperyensadong mga revolusyonaryong kwersa na kumagkob sa Caracas at binuo ang republika para rito. Gayunman, sa kanilang lahi mismo nang galing ang kanilang makakatapat, ang mga Llanero, na suportado ang pamahala ng hari ng Espanya at nagpanatiling sagrado ang kaloob-loobang bahagi ng Venezuela mula sa revolusyonaryong pwersa. Ngunit, nanindigan si Bolivar na silang mga Llanero ay mga anak ng Latin America at hindi ng Espanya. Mulat sa pool na makuha niyang suporta nito, agad nitong napuksa ang kolonyalismo sa Colombia, sinundan ng Venezuela at ng Ecuador. Kasapakat dito ang general ng bansang Argentina na si Jose de San Martin na nanguna sa mga ekspedisyon para sa kilosang laya sa Chile at Lima. Sa pinakahuling digmaan sa Ayacucho, nagapi ang natitirang kolonyal na pwersa at ang buong Latin America ay opisyal ng malaya sa pananakop.
Esensyal ang mga tagumpay nito para umusbong ang naturalista at realistang perspektiba sa literatura na may pagtatangi sa mga katanungang humuhugis sa pagkakakalinlan ng Amerika Latinang panitikan. Instrumental ito sa mga manulat noon para iudyok ang anti-burgesya at anti-imperialistang paninindigan kung saan mahihunuwa ang pagtaliwas sa mga hierarkiya, kumbensyon o sa madaling salita ay inventibo at avant-garde. Ano nga ba ang karaniwang katangian at paksa ng panitikang modernismo? Intelektual na disposisyon tungo sa mga bagay na bago. Sa hanay ng mga intelektual, nagkaroon ng pagkiling sa mga paliwanag at eksplanasyon ng natural sciences o ciencias naturales. Ang mga modernistang manunulat ay pumapanig sa isang rasyonal, materialista at positivistang filosofiya. Sa panahon kung kailan umusbong ang modernismo, ay merkado ng kabagang isang individual ay may pagtanggap at pinangahawakan ng ganitong uri ng kaisipan ay nangangahulugang isang lehitimong intelektual. Yun din, sa loob ng periyodong ito, ay mga akdang pampanitikan na pinagdududahan ang kakuhan. Bunsod na may pagkakataon na ang isang nobela kung babasahin ay tila saintipikong teksto at kapag may ikling kwento na may parang isang taksonoming species. Dahil maraming manunulat dito ay nanggaling sa iba't ibang profesyon o larangan, naging tendensiya na nila ang bitbitin ng estilo at konsepto ng kanilang panulat mula rito. Pagdating naman sa paksa, interesanteng malaman na hindi lamang nag-eksperimento ang mga manunulat alang-alang sa eksperimentasyon. Ang kanilang pagiging eksperimental ay bunga ng kanilang panahon at hindi dahil sinadya o naisipan lamang nila ito. Sumunod na kategorya, pandamang kagandahan at pagulagpos mula sa realidad. Sa kanilang makda, sasalamin ang pagdanais ng mga modernistang manunulat na tumakas sa kanilang mundo at magtago sa perpekto, malayutopyang digdig kung saan ang lahat ay natangi sa ganda at ekspresibo o puno ng damdamin. Nais nilang takasan kanilang karaniwang pang-araw-araw na gawain. Mayroon ding tendensiya na sila'y makaramdam ng lunggati tungo sa gitnang panahon, gayon din sa 17 hanggang 18 siglo sa Pransya at iba pang malalayong lugar na eksotiko. Ang mga tagpuan ay karaniwang may kaugnayan sa saray ng mayayaman at iginagalang. Sa kabilang banda, ang mga tauan na may mga prinsipe at prinsesa, kabalyero, o mandirigmang nakakabayo at naglilingkod sa isang Panginoon at mga bayaning pampanitikan. Samantala, ang ibong sisne at kulay asul ay mituturing na mahalagang elemento para sa mga modernistang manunulat. Bunsod na ang una ay kumikilala sa mga aristokrata bilang oposisyon ng burgesya at ang huli ay sumisimbolo sa kalayaan. Ang tendensiya nilang kumawala sa realidad ay magugunita sa romantisismo, isang kilusang sasining at panitikan na nabuo sa uling bahagi ng 18 siglo bilang pagsalungat sa kayusan at pagpipigil ng klasisismo at neoklasisismo at may estilo na nagdidiin sa imahinasyon, damdamin at introspeksyon at karaniwang nagdiriwang sa kalikasan, karaniwang tao at kalayaan ng espiritu. At ang uli ay ang pansariling mundo ng manunulat. Sinasalungat ng mga modernista ang realismo, kung saan nakasentro ang obserbasyon sa panlabas ng mundo o nagsasaad na may obyektibong pag-iral ang mga katunayang ipinalalagay ng universal. Kumpara sa modernismo na umiinog sa damdamin at emosyon ng manunulat na minsan ay masasalamin sa kanilang mga akda.
May tatangi ang estilo ng pampanitikang modernismo, bunga ng masusing pinipili ng mga manunulat ang kanilang ginagamit ng mga salita upang makabuo ng makulay at musikal na bisa ang kanilang sinusulat. Kalimitan ding ginagamit ang ponetikong ekspresibong pamamaraan at estilistikang kagamitan katulad ng onomatopeya o pagbuo o paglikha ng salita o pangalan batay sa tunog, aliterasyon, paggamit ng magkakatunog na salita, karaniwang katinig upang lumikha ng musika sa taludtod, at iba pang tayutay katulad ng metaphor o pagtutulad, alegoria, paraleho, sinestesya o paghahalo ng dalawa o mahigit pang pandama sa karanasan, alusyon na karaniwang tungkol sa kolonyalismo, pati na rin ang mga panguri at eksotiko, peculiar o di pangkaraniwang mayroong tunog ng mga salita. Sa loob ng panahong ito, muling isinabuhay ang versifikasyon o ang prinsipyo ng metrikal na pagsasanay ng pagtula. Ang soneto ay mas binigyan ng kakuhan. Nagkaroon din ng pagkiling sa irregular na versifikasyon o ang pagtutugma na walang sinusunod na permanenteng ayos o estruktura o malayang taludturan. Nagkaroon din ng kalayaang paggamit ng estrupe o yung struktural na dibisyon ng tula na naglalaman ng mga saknong ng magkakaibang sukat ng bawat tinya na nagbigay sa panulaan ng lingid na variasyon at ekspresyon. Panghuli, umusbong din dito ang mga ekspresibong batis katulad ng pagtigil sa paggamit ng paulit-ulit na salita na nagbukas sa inklusyon ng hindi karaniwang ginagamit na salita, simplifikasyon ng syntax o ang pagkakaayos ng mga salita na nagpapakita ng mga koneksyon o ugnayan ng mga ito, at kaigtan ang mga biswal na imahe. Mga kinatawang manunulat ng modernismo. Ilan sa mga sinasabing pangalan na nagpasimula ng modernismo sa Latin America ay si Jose Marti, Manuel Gutierrez Najera, Jose Asuncion Silva, at Julian Del Casal. Gayunpaman, ang pag-unlad nito ay iniuugnay kay Ruben Dario, isang makata mula sa Nicaragua na kinikilala bilang ama ng modernismo. Dalas gumamit si Dario ng simbolismo at ma-influensya rin ng Parnassianism ang kanyang estilo sa pagsulat. Maaari itong makita sa kanyang mga libro gaya ng Azul at Prosas Profanas. Papansin rin ng mga karaniwang katangian at elemento ng panitikang modernista sa mga kadalian ng Ricardo Freire, Amado Nervo, Enrique Gonzalez Martinez, Guillermo Valencia, Leopoldo Lugones, Julio Herrera y Reisig, Roberto Arlt, at Jorge Amado. Bilang din dito si Gabriela Mistral, kanunang manunulat mula sa Latin America na nakatanggap ng Nobel Prize in Literature. O ng modernismo. Ang pampanitikang kilusang modernismo ay naghirang ng kagiyat at madinding intelektual na pagkamulat sa Latina Americana. Nagdulot ito ng masidhing pagigkas ng reyon hindi lamang sa panitikan, gayon din sa politika at ekonomiya. Sina Manuel Ugarte, Francisco Garcia Calderon, Ventura Garcia Calderon, at Rufino Blanco Pombona ay lahat nag-ugat sa modernismo. Nagkaroon din na makapangyariang epekto ito sa muling pagkakabuo ng pampanitikang ideya at wikang Espanyol. Saktunayan, ang modernismo ay kauna-unahang Hispano-Amerikanang kilusan na nagawang maimpluwensyahan ang Espanya Peninsular. Ang kilalang mga Kastilang manunulat, ang tinatawag na kilusang Generation of 98 na sina Miguel de Unamuno, Ramon del Valle Inclán, at Juan Ramon Jimenez ay sa modernismo rin nagugat. Sa pagkakataong ito, sa Latina America naman, sumibol ang isang kilusang tumatawid at nakapagbabago sa molde ng mga susunod na pampanitikang henerasyon. Ang Latina Americana ay naging malay sa kanilang pampanitikang kasarinlan. Nakamit nila ito
sa pamamagitan ng kupunyagi at gamit ng kanilang sariling persa. Pinalakas ng Latino-Americana ang kanilang poetikang kalayaan nang hindi binibigyang bagong kairalan ang wika.